Mayong gabi, Brad Rian, Brad Bibot. Good evening. Mayong gabi, Brad. Good evening. So, ulan diri, ulan. Report gamay. Then, higo kong Brad, kuan, Brad, kaloy kay decline na may nakabutang sa akong Facebook. Ate. So, kanain mo. Bita, bro. Bita. At least, dool ra mo. Okay na ako, o. Ilan. Maalis-alis. Kami lagyo, me. Mapay pag-abot niya, sad. Gasunod na mo. Okay. So, Brad Rian, ang ibang giusap, gatura man ko ano, katong format? Ang katong format, wala man giusap to, pero gi-add na to, gi-ada na to, ikaduhang presentasyon. Oh, okay, rapod. Okay, rapod ko, ana. Okay, rapod. Oh. Pariyatong kamong padre ba, naagi ikaduha, at least maka counter arguments na sa bawat presentation. Kaya listen man, moderate sura ko. Okay. So na i-rebattal 10 minutos. Oo, oh, 10 minutos. Yan. Summary conclusion itong 5-5. Pareha rag set up itong last. Ato lang format. Yan, sa itong roles, no? Oo, oh, ako maningi pabasa na sa Nikuan. Ipabasa na ako, Blood Paul. O niya na siya i-clarification katong rule number kato bang to be to sa to mga ingon to be on the topic ani bro bro sa 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 ato sa pinaling ko sa ani bro para ma klaro yun bro ha sige sige okay sir abi basa bumo yun ba kaya so iwas lang nato ni public debate kanang public dialogue lang kay kumarag, cars kay paminaw ni yung debate. Ilailas sa mo ni, Juan. Ilailas sa mo ni Brad Bibot. Pwede siya magpailas. By the way, okay. Sige. Ilailas sa neta. Ako na si Brother Kenneth Joseph Abuyabor, a.k.a. Kaloy. No? Ah, okay. Sa TFD of the Diocese of Tagbilaran. Niya, ang kaoban si Brad Paul. Kailan na Brad Paul. Brad Paul, San Pablo Alima, Brad Bibot. Brad, kung buwan, ako, Bibot mo yun, siya tawagin ni mga ako, kung ako ka ng Frettinger. So, wala ko'y wala ko'y kuhan sa mga pagtuo ba sa religion ng nana. Mga ako na kutunga. Sira. Oh. Serious. Ako na ako trabaho sa government kanang kuangko. Na ako sa legal. Ako gyud sa legal sa Department of Science and Technology. Nagkuan sa ko nag before nagsuwat sa ko sa newspaper sa Freeman sa Santar. Experience pa. Sa debate kanang dugay na kay kung nag kuan kay mga safety ko diri gud labi na si Efren kailan lang Efren Ayun gud kay ako mong gikwao ni Efren gud sa basta na sa kong debate dagla sa atong mga abot naglagyo kay probinsya mga kwan ba so para mga dili sa tanan kay nang namay wang wa ko pero ang Efren mostly kanang ako gyud kang dagko ni debate niya ilang so dapat kuban kanang kay mga debates nga ako na kaya ako debater sa go. So naibaw ko asa mga dulungan sa mga pangutana kay ibaw ko kung sa pangutana ng simang mapakot sa mga pangutana mo na nga ako basta active ko ako style sa pag moderating sa kuan is proactive ko dili ko may nga naglingkod ay maminaw lang niya kung may mo object anara ko mo role. Dili ko magpaabot basta nakita na ako nga makalangan sa oras, makalubog, paggamon din ako. Dili kinanglan nga kanang pagpaabot ko nga sa mabantayan na ako. Kung ngayon man ako na mga kwan nga makalusot, kanang naigmat sa mga debaters nga object sa mga objectionable nga mga kwan, statements. Pero ako, paggamon ako kay mo may objective, mo may tinguha na ito, kumuntinguha, na matunhay ang discussion. So, tanan nga mga irritant, tanan mga makadaglubog, mga pagkana o tubag, mga ganyan. I make it a point
na ako ginang ako ginang mga paggamon. Okay. Muna nga sila siyempre mukhang ginaan ako mo ngulupan kay sabi na ka naman balik-balik kung pamutana di ko mo ka tolerate ana di ka naman pamutana nga di ka mga di mo direct responsive ah pamuta early ban nga pamutana niya tubag siya di responsive di ko ka tolerate ana ako ginang paggamon kay madugay man. Salamat sa pag-share nimo sa imong experience of expertise. I hope nga bakit tata o welcome ka rin sa Bohol. Salamat. Yes. Karo lang ko nakabalik. Kanyang dugay naman kuha makakagod. Kaya makakagod kay anak ko. Busy ko sa trabaho. So pila nakatuhig ko na ako. Nilailon ako. Nga. Si Ryan, nangita na ako kay si atong nag-debate sila si Efren sa Lapu-Lapu to, no? Kaning si Efren mo yung nagkuha na ako. Nga, pag-debate nila niyon, mo itong si Ryan, dito siya na-experience. Si Efren yung nagkuha na ako sa debate nila. O niya, nagkuha niya. Si Ryan, naka-taxi man nga sa handling na ako ba? O na nga, naroon ma. Sige. Okay bro, salamat kay Brad Bibot, no? Welcome sa Bohol. This coming August 6. God bless. May isa pa yan. Katun lang, it's your floor, Pastor Ryan. Yes, Pastor Ryan Pentes na taga Cebu po, Talisay. Nga, di na ko magpadagan-dagan kay Morag. Halos kailan na itong mga audience na tali. Okay, salamat. Salamat. So, ang rules na nato basahon ang kuan, no? Ang public dialogue August 6, 2024 alas 4 ngadto sa alas 7 sa kagabion, gikan sa alas 4 sa hapon ngadto sa alas 7 sa gabi. So tutulan team, tutulan covered court Dawis, Bohol. Ang proposition ani mga igsuod patunayan na ang Roman Catholic Church ay sumulpot lamang noong taong 380 AD sangayon sa Biblia at referensya. So Tagalog ang debate. So ang debate natin dito is more on Tagalog, no? Tagalog kayo yung proposition na Tagalog man. Nationwide scope. So nationwide scope ang atong gitinguhaan eh. No? So taglish. Pwede sa gulag in English, man, para itagkuan. Kaya ako mag-isip mo kung Tagalog sa Bisaya. Ako lang sa gulag in English. Okay, taglis. Okay, pwede pong tagulag sa gulag Bisaya. Pwede naman mo, director. Pwede ba? Okay. Sige, taglis lang. Okay. So, ang affirmative ani, yung affirmative natin ay si Pastor Rian Fuentes from Bible Baptist Church. Tama ba ako, Pastor Rian? Pros. Okay. At yung negative side natin is Catholic Faith Defender of Diocese of Tagbilaran, Brother Paul San Pablo Alima, converted pastor. So, ito yung format natin. No? Una, affirmative constructive speech, 15 minutes. Then, cross-examination from the negative 10 minutes. So negative destructive speech 15 minutes. So yung cross examination from the affirmative is 10 minutes. So summary, so dinagdagan niya bro. Dinagdagan to. 10 minutes rebuttal. So yung may rebuttal pa, hindi pa mag summary rebuttal o conclusion yata. So may addition niya. Dahil two stand ito, hindi one stand, no? No format. So nag-additional ng negative 10. At saka yung affirmative constructive ng 10 minutes rebuttal at saka both side 10 minutes. So mag-addition tayo dito, Bert Paul, no? So ito yung rules natin, no? Rules of the dialogue. Yung summary is 5 minutes both side. During the summary period, no need to present new evidence and no objection. So naintindihan natin na hindi na kailangan yung sumari natin na 5 minutes na hindi na kailangan na mag-present ng bag
ng bagong ebidensya. Hindi na siya matanong. Hindi naman siya pwede na matanong, so hindi na siya mag-present ng ebidensya, no? So, sangayon ba tayo dito, Brad Pastor, yan? Yeah. Kanang okay. Labot si Batal. Samari, okay labot si Batal. Na. Okay. Ang summary is... Batal, mo na nanay mo. Magasa. One. Okay, gihin mo na ang second stand. Gihin mo si Batal. Dayon, ang summary mo ng conclusion, 5 minutes. Hindi, ang rebuttal na, dili naman ninyo mapangutana. Hindi, ang rebuttal, dito ang pangutana. Gihin mo siya o summary. So sa imuhang termino, rebuttal, sa ato amuhang termino, summary. Oh, summary. Una, pinakalas. Oh, pinakalas. Okay. Pero ganang 10 minutes nga second stand, sa amuhang gihin mo na ang rebuttal. Mapangutan na na. Termino ba? Sa termino. Termino yun, ang damit. Oh, sige. Pero second stand, pareha rin na. Second stand, 10 minutes. Okay. Sige. At saka yung second stand, Pastor, 10. At saka yung cross-examination, 10 din. Yes. Okay, mas maganda kung kuan maintindihan natin talaga. Conclusion summary. So, rule number one, sa rules of the dialogue, no question or point shall be raised that is unrelated to the dialogue proposition. Focus only to the subject matter. So, okay ba tayo dyan, Pastor Ian, na no question or point shall be raised that is unrelated to the proposition, dialogue proposition. Focus only on the subject matter. So, focus lang tayo on the subject matter. Well, hindi tayo mag-re-raise ng unrelated question. Yes, dapat po. Focus. Yeah, pero dagdagan. Okay. Sige, Pastor. Dagdagan mo nang okay na 'yan, tapos dagdagan mo ng statement na ipinresent ng opponent or kausap. Diba, sa relate? Diba? In the topic, of course, in the topic yung mga tanong, pero kailangan pinipresent yun ng kausap. So yung question natin, sa focus po natin dito sa question, no question or a point shall be raised if unrelated doon sa proposition natin. If unrelated, hindi na related sa question, sa proposition, so hindi na natin yan ano bang tawag yan, Brad Paul? Hindi natin. Focus on the subject matter. Subject matter lang. Yes, subject matter nga, tama yon. Tapos lagyan mo din na dapat ipinipresent yon ng kausap mo. So yun nga, yung proposition. Ang ibig sabihin, Brad Caloy. Ang point niya, na gusto niyang i-emphasize is kanang kuan ba? Kanang kailang kuan eh. Lahi ni Brad, dili lang related sa topic ang kanang i-touch. Dili lang kay basta related. Bisa pag related ang iyang mga tanong, kung wana i-present sa nagpabarog, wana niya i-touch sa iyang presentation, dili mapangutana. Pwede ba na? May pangutana. Okay. For example, mayroon akong ipinresent, tapos yung mga hindi ko ipinipresent, pero inside the topic naman, pwede yung itanong. Oo nga, yung kung ano yung sa proposition. Ano yung sa proposition? Wala problema yon. Oh. Wala problema. O, sige, okay. So, wala na. Okay na. Ano na? Paano maimong maray pa yung issue kung halimbawa ikaw, yung ipinresent mo, halimbawa ang ipresenta mo ay hindi ganong maliwanag, may malalim yan, nakahulugan. So, dapat kalkalin natin yung ebidensya mo. Hmm.
kalkalin natin yan kung totoo ba yan. So ibig sabihin, ang negative, yun ang trabaho na negative. Kailangan na i-refute yung mga ebidensya mo. Kailangan na ating ipalabas yung katotohanan. Hindi, ibig sabihin na wala tayong karapatan na basta related sa proposisyon, talagang kalkalin natin yung ebidensya mo. Kung totoo ba yun at relevant. Yeah, hindi ito about sa ebidensya or something like ano arguments. Ang role natin number one, walang tanong na hindi itatanong na hindi related sa tema. Okay yung role number one. Mm-hmm. Tapos ang clarification doon, even though hindi niya ipinresent pero nasa topic pa rin, pwede ba yung idagdag natin na pwede pa rin itanong yon kahit hindi ipinipresent ng speaker? Hindi. Kasi kung ano naman, kung tungkol naman sa posisyon na mabigyan ng liwanag, kailangan natin pag-usapan. Related yun sa topic. Pero hindi na-present. Hindi. Ang presentan niya ay kulang. Oo. Hindi nag-upostang tayo sa kanang presentation o mag last negative, i-present na ako, i-present ko na may kulang yung ano niya. So, wala pa akong karapatan para i-clarify at malinaw yung i-presenta mo na ebidensya sapagkat ang negative ay gigibain yung presentation mo. Yun ang aking role. Hindi, yung ebidensya. Hindi pwede i-sabihin na yun lang i-presenta mo. Kung i-presenta mo naman ay kulang, half-truth. O dapat, sisingilin ko yung nakapalibot, nakatotohanan sa puwenta. Ayan. Basta pasok doon sa tinatawag natin na proposisyon. Yeah, for example, gagamit tayo ng Bible. Ang pinipresent ko New Testament. So, kahit hindi ka nagpresent ng Old Testament, pwede kang tanungin doon. Sa ano? Using the Bible, kasi Bible and references tayo. So, sa first stance mo, ang pinipresent mo lahat ng mga verses ay New Testament. So, tatanungin kita sa Old Testament, pwede yon. Ang debating ito ay hindi gaanong matakol yung Bible sapagkat fallacy of anachronism, kung tatanungin kita sa Biblia na ang iyong pinisinta ay ang 318 na pagsulpot. So, ang Biblia ay natapos na first century. So, hindi na ako magtatakol doon sa Bible sapagkat hindi mo masagot yan na tanong. At wala na, hindi relevant pa yon sa topic, sapagkat ang topic ay patunayan mo ng Roman Catholic Church ay sumulpot lamang sa taong 380. So paano pa ako mag-ahabol sa iyo sa Bible? That is fallacy of anachronism. Pag hindi na ako magtanong about sa Bible tungkol sa pagsulpot na Iglesia Katolika, doon na ako pupokus sa ebidensya mo. Kaya nga, yun nga ang ibig kong sabihin na ang pinipresent mong talata, New Testament, tapos ang itatanong mo as cross-examiner, Old Testament ang itinatanong mo na hindi ko sinabi, hindi ko binanggit, pwede yung itanong sa'yo. Just an example. De, ang sangayon sa rule number one, no question or poem shall be raised that is unrelated to the hindi, related proposition. So related, yung unrelated, hindi na yun, hindi pwedeng itanong yun sapagkat related sa topic, irrelevant. So mag-focus tayo sa subject matter. Ang subject matter dito, ang Iglesia Katolika ay sumulpot lamang sa 380. So ang problema mo, kailangan pasulputin mo sa 380 at i-refute ko na wala pa 380, may Iglesia Katolika na, Roman Katolika na. Linawin muna natin. Hindi ito regarding sa presentation. Okay, uulitin ko. Ang rule number one, patungkol ito sa cross-examination. So, ang itatanong lang, nakabatay sa tema. So, forget about presentation, forget about evidences. Ang atin ngayon, sa ruling ng tanungan. So, ngayon, for example, mag-topic tayo ng patungkol sa pagkain ng baboy. So, ang pinipresent ko is New Testament. Pwede ka bang tanungin ko or tatanungin kita ng Old Testament kahit wala kang pinipresent na Old? Pwede yun. Kung basta in line sa tema. Debate proposition, why not? Para maklarify ang isyo. Okay, sige, go ahead. Okay na. Pasok yun sa proposition. Okay na. Okay, ibig sabihin. Hindi sang-ayon sa proposition. Hindi yun pwede. Basta in line. Kapi ang bilang.
sato kay ako i-clarify ako nang i-confirm nani kakasabot na ba mo nga bisag wala mo touch sayang constructive speech ang nagpabarog bisag wa siya mo touch ana pero ang question sa atbang related lagi po sa topic pero wa siya mo touch ana okay ma allowed na ano na to ha allowed allowed kamo agree mo duha na ana okay so dilita mo object nga wa mang wa na nay pangutan na ron ni si Brad Alan si Brad Paul oh Brad Paul oh nay pangutan Brad Paul na wa ni mo ipabarog niya mahingon ka nga wa mang ko ni pabarog ana pero related sa topic dili ka maka object mo na karon na to ah para mas okay na sa number 1 Any question is acceptable as long as it is relevant and material to the topic. Okay. Okay. Okay na. Next. Number two. 1 minute question and 1 minute answer. Okay. Number 3. Categorical question should be answered categorically. Yes or no. With 1 minute qualification. Wait now. Sige. Brad, na ako'y pangutana sa katong sa oras ba? One-minute question, nagwat mo one-minute answer. Kanang, kanang pangutana na set of questions ba? Di ba? Kanang mga sa imong cross-examination, na kay, na usa ka pangutana, namutat sa usa ka topic kay nisgutan, unya sa ikatlong pangutana mo tatsan kay daghan binahisgutan usa mo tatsa lain topic pero kini ang pangutana sa number 1 dili ma resolve ang issue pinaagi sa usa ka question lang na is follow up question na clarificatory or mga question na related ni some question ba another sub question ang pangutana ini appeal ba niya sa 1 minute kaya importante man kayo kaya kada question doon na may sub questions na appeal ba na siya or tinira yun kaya di umaon o kinin lang one question lang dili na ma-resolver gigi ma-resolver thoroughly ang issue kaya na may one ang mangan ba basta ang maximum allotment sa pag-question is maximum 1 minute. Pwede siguro sa iyang one minute question, duha ang pagutana, basta makonsume niya ang 1 minute nga maximum question. Kung dili po siya maka-question og duha, or less than 1 minute, it's up to him, basta ang maximum is 1 minute. So, sa ito kada, ang iyang question, 1 minute, ang limit. So panang litan. Ano na ko litan? Ako'y debater. Na ako'y dagang pangutana set of question ba? Pwede na ako ihurot sa 1 minute ang napo ka question. Kung ma-cover yung 1 minute mo, ma-consume mo 'yon. Kung ma-consume ang question mo 1 minute, why not? Bro. Sao na ko na basahon ko na napo ka question ako. Yes. Why not kung ma-consume mo 'yung 1 minute, maubos mo 'yung 2 to 3 questions mo sa 1 minute, so okay lang yon. Basta kung okay. Basta yon ang okay. Role ng 1 minute question, 1 minute answer. Okay. Proceed na tayo. Okay. Okay, categorical question should be answered categorically, yes or no, with 1 minute qualification. So, okay tayo dyan. Okay, Wala sila ba? Bakit nawala kayo? Balik kayo. Nasaan na kayo ngayon? Luya mo na eh. So, nawala si Pastor Rian at saka si Brad Bibot, no? Magbasa na lang tayo dito. So, in-invite ko sila. Ito na, invite ko na.
Okay, balik na. So, fun, Brad. Katong local question, Brad. Okay. Categorical question, the answer categorically. Okay. But there are questions which cannot be answered categorically. Kaya ito, ang question is categorical, yes or no. Pero ang answer niya is both. So, dili na, ma, dili na mo mapugos na answer kay Duhaman. Unless kung mutubag siya nga yes or no, dyan. Pero mutubag siya yes because dili man niya hindi siya mag-apo sa question. Kaya nga, sa either ng question, yes or no. Kaya, it could be yes and it could be no man ang answer. So, allowed na siya, ana. So, mo-explain siya. Oh. Mo-explain siya. Nasa gitawag na answer na qualified answer. Katong gingon nga, kung categorical, dili na mo qualify ang categorical na answer. Kaya categorical mo na, what should be qualified kung it depends. Kung it depends, mo nang qualified answer. Kaya maingon ka, yes, kaya inanin nga sitwasyon. No, inanin sitwasyon. So, mo na qualified answer. So, atong ako sang i-qualify, mo nang atong i-qualify ang atong role na kung categorical ang answer, dili matubag, dili ang iyang tubag, dili categorical, qualified ang iyang answer. So, iyan si qualify. Kanong yes man, o kanong sa usa ka bahin, yes, sa usa ka bahin, no? No, nay, mo nay, parang may talk yun, yes. Tama. No, okay. Basta, kailangan i-consume niya 1 minute. Pag-allotment sa oras. Oo, sumuwib siya. Hindi na siya mabag. Anara. Okay. So, number 4. To be related to the dialogue proposition, a point must either be a premise of affirmative or negative of the proposition. Or the affirmative or negative of the proposition itself. So, Ginisay Ara na. Ginisay Ara. Masama na. So, ang ibig sabihin dito na yung point lang ang kailangan na premise, that is affirmation or negation doon sa proposition, both sides. So, yun ang ibig sabihin. So, sa example, ano yung example niyan? Ah, magpag-premise. Yung pag-premise ba? Yung pag- tanong yan, ano ang ibig sabihin yan? Sa premise ng tanong? Ah, sa premise ng tanong. Ah, premise nga sa tanong. So, may premise sa tanong. Usbak ko ng sentence. Sa kabatay doon sa negation or affirmation ng both speakers. Ah, okay. Example, kasi minsan pinabi mo, mystery ang pintis sa ganito. Premise pa ako. Tama ba ito? Yes or no? Ganun ba? I-premise, muna yung sinabi mo, yun ang gawin kong premise sa aking tanong, then ang dulo niyan ay mag-proceed na ako sa aking question. So pwede ang tanong magsimula sa premise bago ang talagang tanong na. Yung premise, yung may nasig ang affirmative ba bro? Ang affirmative nasig gigamit nga sa iyang presentation. So gamiton ni Brad Paul ang presentation nga mao ni nagingon ka pastorian nga mao ni. Uyon baka mao na ni pangutana. Uyon baka nga niingon diri sa Biblia nga ana. For example, uyon baka ani? Kiningingon sa Biblia. Ana ba mao na giingon ba nga gigamit ni Rian, itself man. Pwede both sides na negative po rin. Kapalad po. Kanang pasabot, Ana, ang ibig sabihin is that yung premise mo, yung talagang sinabi o kaya pinipresent, kasi minsan kasi yung premise kasi, hindi mo sinabi, pinipilipit na yung sinabi mo, ginawang premise, so hindi yung papayagan ng ano, kasi ano na yan, naging misquotation na nga yung premise. Yeah. So, yung parang statement mo ang gawing premise. Yes. Yung statement mo, yung sinabi mo. Ano story na hindi sinabi ng correct kung gawin mo. Okay na. Okay na. So, okay. Kung ano to? Na. Ang premise. Kinahang lang ka itong gisa. Usama good game. Usama premise. Itong ipabarog. Premise ko nga ba niya. Oo, lagi o.
Okay. Kay ni Angko naman ka nga muna, siya pa ka ni Angko. So that is wrong. Sige, okay. Tama yun, tama. So hindi pwede gamitin okay. yun kung hindi mo sinabi. So magbase lang tayo doon sa... Go, go, okay. go. Sa lima. No? So, number five. Speak only when it is your time to speak. Kay... para dili ka mayagaw ba? Kaya na mag-iuban good nga. Bisag nangutana, na yun nangutana, pero ang imong ang katbang, nag-istorya po, mo na po may nga pardon, nasa ito yung magbalik-balik na noon ta. Ano? So, kinanglan, oh, sige, sige. Maminta ta, give respect, no? Sa both side. Klaro na na, klaro na. Okay. The debater, kaunom, no? The debater, the debaters may raise an objection to the moderator if he think that the opponent violate the rules of the dialogue. Malana. Object anytime except conclusion. If there is any violation against the rules of the dialogue. So anytime except lang sa summary. Except lang. So, except lang sa summary. Wala na. Wala nang objection sa summary. So, kung mag-affirmative stand ka, negative stand, so, pwede ka na mag-object kahit sa question. Okay. Mostly sa question. Mostly na objection. Okay. Okay tayo dyan. Okay, okay. When the debater wants to raise an objection, we must say, objection, Mr. Moderator. Okay. Yun ang signal. Yun ang signal ng moderator. Object na siya. The moderator then asks what the objection is. The specific rule of violate must be cited. When there is a counter objection, the moderator listens to the both sides. So, kailangan during objection period, makasite ka sapagkat objection, Mr. Moderator. Ang moderator masabi, ano ang objection mo? Then mag-site ka sa isa o ilan sa mga objection doon sa rules of dialogue. Kailangan may ground yung objection mo kung bakit nag-object ka, ano ang ground yung objection mo. Kailangan nakabatay doon sa rules na may nalabag pala doon sa rules of dialogue. Yun ang ipa-abot mo doon sa moderator. Okay. Basic okay. na basic yan. Okay. Okay, next bro. So next. Time will be paused when an objection is raised and dealt with. So i-pause natin yung time pag may nag-raise ng objection. Okay. All references should all references used during the dialogue must be accessible to the debaters or moderator. So, kailangan may access yung presentation niya, especially sa mga references na kailangan nating halungkatin o ikalkali natin yung mga ebidensya nila, no, both side, kung totoo ba yon o. For example, katulad ni Pastor Ian, yung the other dialogue. So, ang gagawin lang natin is yung kasi may presentation ka magparang mag-powerpoint siya. Okay lang ka natin, booklet din. So, yung PowerPoint niya, kailangan din na magdala siya ng libro, yung hard copy niya. Para makipakita natin during. At saka during sa question. Niya tapos i-post natin yung oras para kalkali natin yung ebidensya niya. Okay ba 'yan? Okay. Oo, pero I think siguro dapat 'yun yung sa mga ebidensya na para bang may duda. Okay. Kasi kung may duda, yun naman ay ano, yun naman ay parang mahahaba yung oras kung bawat ebidensya to titingnan okay. niyo pa tapos hindi meron hindi ng presentation hindi lahat yun yung magdududa lang tayo accessible siya para mabasa at ma-check ng moderator yun lang yung ibig sabihin diyan okay yun. When the debater demands that a reference should be read, the moderator will be the one to read the reference while the moderator read it.
The time will be posed. Amore, ngingon. No ad hominem or personal attack shall be permitted. Attack the arguments themselves. So, sangayon tayo dyan. No personal attack. No ad hominem. So, respect always the right ruling of the moderator. During the moderator time, the debater must keep silent. This is to ensure that the order will be ruled in the dialogue. Dialogue. Change natin itong dialogue na. Okay? Excuse me, Brad. Sa moderator's time, akong suggestion na ma-appeal na kining moderator, dili lang basta maghuwat og dunay mga object. Kung makita niya nga dunay mga kontrol sa akong explain kaniya nga naa, ang moderator pwede na anytime nga mo consult nila. Buyag nga. Pwede anytime. Okay. Ang moderator pwede sad mangutana, panitan ron. So, para sa mga debate na kunang counter, naay pangutana siya, object ang katong kuan, katong tikas. Ako pangutanon, kung sa may imong tumong pangutanan, kaya ako relevant pa. Oh. Kaya what? Oh. Kaya naman ba nagiging ito, no? Relevant ka naman pangutanan. Kung sa may gusto niyong pagpubahan niya, ako pubahan na mauni. So, ano na ko yung determine? Panday, so di ay, ano ba? So maganda yun. Ano na yung proactive dapat? Pumasok. Proactive dapat. Mas okay. Kagad pag may mga fallacies o mga lapses related. Pero yung, halimbawa, pumasok ka tapos question mo yung isang debater, bigyan mo naman ng pagkataon na magpaliwanag siya. Oh, paliwanag ba? Okay, magpaliwanag kami kung bakit itinanong ko ito, relevant na ito sa tema. So, para sa mo Brad Paul, isa sa mga paraan para sa kaayusan. Actually, yung moderation para yan sa kaayusan. Gusto natin matiwasay, maayos. Meron kaming nilalagay na parusa sa mga magkakaroon ng tatlong warnings for violating the rules. For example, yung ad hominem, personal attack. Meron yung warning, second warning. Pag third warning, ang parusa niyan, mamainusan ng oras yung summary conclusion. Okay. Para magtanda at walang ano talaga. Kasi, hindi pwedeng walang parusa yung ano. Yung labag ng rules natin. Okay. So, agree ako dyan. Okay ka na, Brad Paul? Okay ka? Kailangan talaga na parusahan yung debater na dalawa sa rules. Anong parusa? Agree mo sa time na i-deduct? 1 minute. I-deduct. Sa time? Pa rin niya. Sa summary niya, 1 minute ko nung so, deduction. Kung pala, wala na summary. Okay, okay. Ko dyan. Doon i-deduct ka summary period. Okay. So kids, sino bang mag-quan? Ang moderator o mag-panis? moderator na mag-decide dyan. I-deduct na kung time. Ako sultihan ang timer. Oh, during na summary period. I-deduct tayo sa summary. Ano ba? Magama yun. Maganda yun, Baby Bot. Para strictly na masundin yung mga rules. Sige, ciao, Vlad. Ano pa? So, inagay mo lang dyan, Paul. Meron akong suggestion, Brad Paul. Di ba yung chinat ko sa'yo? Ang setup natin dito ngayon, hatiin natin yung upuan o kaya yung mga crowds. Kayo so, na magdala ng upuan, ha? Sa inyo? Tayo lang, tayo tama mag-upay. Yun, tama yun, Bro. So, ang ito, Brad Paul, mahirap yung last time, 4 beses akong na-interrupt sa sagot ko because of the crowd na uncontrollable. So, mas maganda siguro kung, para sa akin kasi, ito suggestion, you can take it or leave it. Sa akin, mas maganda kung kanino yung crowd na makapag-distract. Okay lang yung minsan mag-amen, mag-yes, tapos pumalakpak, ganyan. Pero yung last time kasi na parang higawa, sigawan talaga na wala nang madinig. Kantsawan. So, pwede siguro nating warningan yun until 3 warnings din. Mapainusan na naman ng oras yung kaniyang panig. Pero okay lang yung may maingay pero hindi yung... Pwede natin makontrol yung crowd. Okay, kontrolin nga natin eh. Sa amin, makontrol ako namin doon, yan. Agree ako doon sa debater na magkabayulit. So, deduction siya ng tatong violation. Ang punishment is 1 minute deduction. Doon.
hindi natin control diyan. Hindi natin mapapansin. Kaya nga, kontrolin. Kaya nga, kontrolin din natin eh. Bro, bro, yung moderator pa-sabing nagpaalala sa mga viewers natin, sa audience natin. Palagi kaya nga, walang mangyayari kasi. Walang mangyayari, paalala ng paalala, last time, kahit last time, sinabi na ni Padre, ganito ganyan. Kung walang ano, kung wala yung parusa din, wala rin mangyayari yan. Every ano, kaya okay lang yung higawan, sigawan, tawanan, paano excited. Natin matukoy, paano natin matukoy na ito ay sa inyo? Dahil yeah, sa pagkitan. Mag-deploy tayo. Separate niya eh. Kasi, Brad Caloy, ganito yan, Brad Caloy. Ganito yan kasi, Brad. Eh. Ganito yan kasi, Brad. Kung isa, dalawa, tatlo lang, hindi yan masyadong, ano, hindi yan makakatabon ng matabunan yung sagot o yung boses ng speaker kung isa, dalawa, tatlo. Pero yung buong crowd na, ayun, hindi na yun madidinig. So, yung mga yan, okay lang, ano, again, warning pa rin, tatlong beses pa rin yan. So, bro, hindi naman every time. Ganito lang bro, ganito lang. Minsan, sisigaw yung mga tao dahil sa question. Yan. Pag-question, ganun. Yan. Sisigaw yan. Ang gagawin natin, yung gagawin sa moderator, okay, kailangan natin ng may nahon tayo. Tapos, pakinggan natin yung sagot. Ganun lang kasi. Hindi natin may isa-isa. Hindi lahat tayo na Baptist at Katoliko lang ang makinig niyan. May iglesia din, maraming klase-klaseng religion natin dito, si Sila Bahinting, pupunta din, pati na yung mga kasamahan doon kaya sa ibang hindi Katoliko yung nagsisigaw. Yung Baptista, hindi naman sila yung sisigaw. Sige bro. Hindi nga makaka-topic. Hirap yun. Kasi kailangan mag-deploy tayo ng mga tao na magmanman at mag-report kung saan galing tagalagay yung ano, sigawan. O kailangan tayo na maraming tao na magaston yan. So, dito na lang natin ang damdamin ng mga tao. Kung sila ay natuwa at masaya, masaya na rin tayo. Yan. Ano ba ang ikalulungkot natin kung nasa katotohanan tayo? Ang punto ko ganito. Una sa lahat, pagka gagawin 'yan, yung momentum ng sagot putol. Pangalawa, yung oras hahaba ulit. Na by the way, gusto ko pong ipunto sa inyo, si Brad Bibot po ay may ano, ito na magtatrabaho siya, uuwi siya at that same day kailangan niyang umuwi. So kailangan tayo magsimula sharp alas 4. Magbibigay tayo ng oras, 5 minutes, ating hihintayin yung sino yung hindi dumating. Kasi pagka ano, wala, tapos na yung ano, pagka maliit kayo. Kailangan sharp alas 4. Brad, Rian, kung uuwi si Brad Bibot, last trip na kung siyang date, wala na natin. Wala. Alas 8. Wala. Pwede, last trip pa, mga alas, ano, alas 8 yata. Pwede, hindi, alas 3. Alas 2 pa. Alas 3. Alas 2. Saan? Mas maaga pala pagka uwi si Barbibo, tumaga. Makaabot. Pwede, alas 3. Alas 3, makaabot ang barko na sa buwan. Kaya ako, mag-half day ko sa akong trabaho. Mag-half day ko, nagigitan sa dire sa kusina, dito na ako sa pier, mag-taxi na lang ko. May alaon na Brad Bibot, o siyan dit, makarating alas 3. Meron, alaon, makarating yan alas 3, so maybe mga 3:30 or quarter to 4, pwede tayo magsimula nun. Pero ito nga, yun nga ang punto ko, kasi kung puro sigawan, kahit wala namang ano, ibig sabihin, interrupted yung speaker, ihihinto yung oras, dadagdagan, so langay kayo nga na, ano di ayog atong kontrolon sa amo ang kontrol na muna. Dili mi ko na kay wala gi problema mo sagit. Sagit ang usa dong 3 4 5 pero kanang tibuok crowd na di na magdungog mo ginay dili na. Kontrol na to nay. Kasi Brad, hindi naman gaano maraming tao manood nito. Kasi
Martes. So hindi gano, hindi maraming Katoliko, mga konti lang, dalawa. So okay lang, okay lang. Ang gusto natin yung flow dire-diretso, hindi yung ano ba. So kung try natin na obserbaran muna. Kung try natin obserbaran, pero of course andito yung moderator, siya yung susuwa, no? Sumuway. Sawayin niya yung mga tao. I-try nating makontrol muna. Kung hindi, ipasok natin yung roles na yon. Okay. Para makontrol natin. Hindi naman natin ipasok, Brad, Pastor Ian. Pag hindi natin kaya nga, magapan yung ingay. Oh, kaya nga eh. Kasi nga, merong nasa kaliwa, merong nasa kanan. So, kailangan, lagyan natin ng ato yan. Kasi, hindi natin makukuha kung sino ba yung nag-ingay. Kasi hindi lahat Katoliko. So marami din dito. Yun ang pero hindi makapekto, Brad. Hindi makapekto yung tutukoyin mo isa, dalawa, tatlo, lima. Hindi yan makapekto. Yung makapekto yung buong crowd talaga. So dahil maraming upuan diyan sa amin o kaya sa inyo, ma-determine mo na kung kaninong ano yun, kaninong crowd yun. Kasi ang gusto ko nga, pwede nating obserbahan muna. Kung uncontrollable talaga, ipasok natin rules na yan. Hindi natin muna ipasok ngayon. Bro, try natin dito, bro, sa court natin, walang stage. Wala. Parang walang stage kasi bago pa ito na renovate. Yeah, okay lang, walang problema yung stage. Kaya nga, may upuan, upo lang naman sila. Ang gagawin natin, is dito kayo sa gitna, no? Parang may mga bleachers naman, yung tagiliran. So yung sa amin, hindi kami maglagay ng upuan o lagay lang kami ng 20, siguro 20 lang yata yung okay. Sa ano, hindi makaapekto yung isa, dalawa, tatlo, lima, ganun. Pero yung buong ano na wala, hindi na talaga maano. So ibig sabihin, we have to wait, tapos madadagdagan yung ano, hahaba yung usapan pagka may ano lang tayo, saway tayo ng saway. Sige. So kailangan din natin maging protective. Yung gagawin na natin, Brad, Pastor Rian, is pag hindi natin makontrol, doon natin ipasok natin. Okay. Sige, ganun lang. I-try natin na pag-usapan lang muna. Tapos kung hindi talaga makontrol, ayun. Kung ilan bang dadalo sa inyo? Hindi ko alam, pero at least, I think more than, ano talaga yan, mga more than 20, 30, more than pa siguro 30. Ah, ganun lang. So, hindi talaga maingay yung 20 at saka 30. Yung may... Madinig naman natin yan, bro. Madinig natin kung madidinig pa ba yung tinig ng speaker o hindi na. So option na lang yan. Ha? Yes, option na lang nga. Okay na yan. Yung final na lang yung Yung debate or part. Hindi, yung sinasabi mo sa kanina. Okay, tapos na yan, ha. Kuha na lang natin. Yung crowd, yun ang optional. Oh, pinalang yung crowd natin. Kasi hindi naman natin. Moderator na bahalaan yan. Okay. So may suggestion si Brad Paul kung sasanayon ka. Kung may na amin din, no? Hindi katuloy ko, ha? So mas mabuti, may excited sa amin na maging moderate din. Dalawa sila. Dalawa silang moderator, si Brother Elder Ismael Bahinting from the Worshipper of Yahshua. Pero ang main Worshipper of Yahweh. Si Brother Bibo ang main. Pero main moderator, si Brother Bibo talaga. So, sa kanya lang is baka hindi na makuha yung iba na bandito. May katulong si Brother Bibo. Okay ba yun sa inyo? Okay lang yan. Basta ang moderator, si Bahinting, tatabi mo lang kasi hindi naman tayo 100% na perfecto. So kung ano yung pagkukulang natin, meron ko puno. Pero main moderator sa debate kita. Okay. Okay lang, no more problem. Yes. Nabay sound system, Brad? Ako tang i-suggest na kaning na buzzer ba? Nabo tayong buzzer? Buzzer ba? Maka-secure na buzzer? Parang buzzer ba? Para in caso... Pito na lang. Ha? Pito. Ayos ang pito. Murang basketball. Juan, kinining para sa timer.
og nya ka para sa moderator kay para moderator og mo na ay kuan mo signal lang siya bell no kanang doorbell pa parang oh murag pwede lang kang murag bell kanang iyap kuan kanang murag bell kanang naa sa hotel pwede sa ginana ping para kuan ba meaning to say ang moderator's time na mas mo pwede lang dito lang ka moderator's time sa point moderator na moderator magdagot siya og kuan pukpok Basta po. Ang dasa ka ng... Ah, oo. Magdasa, Gable. Para nasa court ba? Order! Di mo pwede maka-secure o Gable? Kaya, wow. Asan? Magkuhan mo Gable? Di mo maka-secure o Gable? Kanang mo rin pukpok ba, Matilio? Ng Gable? Na, wala. Di mo. Magdala. Ah. Ay, saman. Gusto mo, Caldero? Ay, ang pahang. O, Bel, lagi sa Bel. Sa Kaliro. Sige lang, pangitaan na ito paagi. Pangitaan na ito paagi ka na. Download po, ganun. Ganun, doorbell ba? Pwede doorbell? Doorbell lang? Mangita ko, Juan. Mangita ko, sige lang, para lang mga kwan ba? Kaya mura mong gumahabis. Pero, okay na mo bro, okay na mo na ang si Pastor o Elder Bahinting. Mo'y mo assist sa moderator. So, duha ito moderator. Mo assist lang siya. Ikaw, Jamin, but be both. Maka, sir, Bahinting, okay ka? Mo'y mo attend? Amo'y ikaw, duha. Sige, okay. Okay, Brad. Okay, Brad. Okay. Okay. So, okay na. Why problema? Ano pang mga concern natin? Oh, sa kailan yung concern? Ikaw, ikaw, mo'y mo kayo. Hindi, ang usa ka pa lang ini ba? Before magsugod ang debate, kinanglan, iladladaan ang mga referensya para din na may idea ang mga crowd kamo na example, akong referensya is encyclopedia ba ron or kunsa na, kining Bible plus kunsa din, iladladog kanao ninyo acceptable ba ninyo? Acceptable ba? Para wanay sungi ang kanao na lang, maghiling na lang, vitali na lang i-present na ninyo daan ng before ta magsugod, i-explain na sa mga moderator, pro-moderator o sa kwan ba, kining MC nga, ang ebidensya nga na i-presentar ni Brad Arian, kini, mauni. O niya, ang presentar sa Simoha, pinisan. So, at least, aware na mo, dili kayong makugang ka. O niya, sa panahon na sa debate, ano na ka maghiling-hiling sa suod, sa content. Pero, kung doon na kay objection sa aning referensya ha, kay kung sa manay, kanang kuhan manay, kanang muryum-muryum na yung gigamit. Para masabutan ninyo. Pwede. Masabutan ng kunsa. Before kuhan. So, okay, before mag siguro mag... Bro. Ha? Libro. Dadalhin, hindi yung PowerPoint. Tapos paano? Mag-ano tayo, PowerPoint. Bro. Libro. Mag-alagay o ganang port. Para easy lang ba? Easy ang pag... access ang natin. Ang kanang PowerPoint, kanang yung na-projector is... visual aid muna siya for the benefit of the crowd para for the benefit of the crowd kaya masama kahiling ang crowd tama para sa crowd unya pero ang mali ginangusarag sa concern ni Bradley and kay sama sa imong gingon encyclopedia niya well, dili man niya ma-out sa library usarag 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 kung ba niya unya lang masig na amo are ang kami lang dala kamera. Sige na ko yung best friend. Una. Kamera dala. Masama na yung sarunta. Nara ko ako. Usara may dili ito. Katolik. Okay. Nadalit siya. O na mo yung New Catholic Encyclopedia. Dala ninyo. Pero mawara na iwaan ako. Tanan na references na ako. Katolik. New Catholic Encyclopedia ako iwa. Picture siya. Pero mawara gaya po na last time. Ang ako madala. Katurang madala na ako. Actually, dagam to gida. Sige. Ready naman po dadaan. Ako natin gibutangan daan og marker para inig mo hiling. Ano da yun? Ang concern lang daw, is i-announce daan, i-appeal na itong announce daan kung unsay mga title sa book nga gagamiton. Okay, ang concern nga. Tingnan lang ninyo daan ng mga book nga gamiton. Dayon, before the debate daw, mo yung iyo. Para ma-aware natin pagka-aware mang pagka-atbang ba? Oo. Pero guna kay unsay imong komentaryo, Ana, sa before sa debate, murag mo lagi mo yung kawa may klaro imong ko ano masabutan ninyo para ana ba fair kay ana ay nang tanan
Sayo pa sagot dito. Ha? Sayo pa sagot dito. Oh. So sa sayo before your debate kanang inyo nang kuan para di malangan ng oras. Dili kay okay. Igsoon diba kay napa maghilingan na. Kung before 4 3:30 3:45 na pwede mas mayo nindo. Mas mayo oh. Nang maga. Oh. So na na kasarian. Okay. So ang oras ni Karen. Ano ko pagpahibaw sa kadaghanan no? Ato lang ibalik pagpahibaw nga karon doon na tay public dialogue sa August 6 2024 at 4 at 3 o 4? 3. Asa may final na itong orasan eh, para ito nang ma-post po. 3 ko no, 3 or 4. Karang ako lang, hindi ko mapiki. Karang pampun, makulit ako na. Naman, may buntag sa'yo, bro. 6 a.m. na may usan dyan, 6 a.m. Ah, piki na ko kay... Alas 3, sige. Alas 3 sa hapon. Ah, pwede pa kung makauli ni kagabi, ana? Pwede pa. Kaya di man sura after 2 ka oras ang... Kaya ala, kung siya last trip? Alas 5:20. Last trip? Piki na nasa. Kaya ang akong kwinta, bro, mga 1 hour and 40 minutes man. Oo. Anan? Kung yan, napatay mga objection, magbut din ng mga 2 ka oras kapin. Oh, so sa unsa sa hapon man ko musakay ko sa last trip. Di hapon ba? Oh. Pwede man sa dog biya to bigon ka bro. Daghan ang biya to bigon. Kada una ko biya to bigon. Di oh, ala una. Adri ko. Ah, pasrap. So, ala una ko na moabot. Moabot ko stress. Stress. So, ang stress. Magsugod ka na stress. Ah, okay. Ah, sige. Mga alas 3 day, alas 3 o'clock to 3:30. Ano ang sugod ng debate? 3 o'clock to 3:30 kay masig na madili ang barko ba? Okay. 3 o'clock. To 3:30 between anak niya ang start. 3:30. Start. To 7 p.m. Sige, okay. Okay. O niya, tutulang okay. Covered court, Dawis Buhol. So, ang proposition is patunayan na ang Roman Catholic Church ay sumulpot lamang noong taong 380 AD sangayon sa Biblia at referensya. Yung affirmative natin dito ay si Pastor Rian Puentes at saka yung negative is Brother Paul San Pablo Alima by the Roman Catholic Church. At saka si Pastor Rian Puentes is Bible Baptist Church. Okay? Ang format natin dito is affirmative constructive speech, 15 minutes, cross-examination, 10 minutes, then the negative destructive speech, 15 minutes, then cross-examination is 10, tapos may rebuttal, 10 minutes, then question, 10 minutes yung cross-examination natin, both sides. So yung summary natin or conclusion is 5 minutes, both sides din. So, during the summary period, no need to present new evidence or no objection. So, okay na tayo sa rolls. Kaya, kami ay natutuwa at natuloy ito at saka kami din ay lubos na nasiyahan sa lahat ng mga manunood dito. Lalo na sa during the public dialogue. At saka iimbitahan ko kayo lahat no sa panoorin natin itong mag-live sa kanunyan. Everyone to pwede sa kondita dito. No? So sa akin alert. Lang is may magla-live ka ba Pastor Rian? Depende kung may ano dito doon. Kailangan natin na may official na magla-live. O sige, sisikapin ko rin na mag-live tayo dito sa ating public dialogue, no? Ako ko by cellphone. Okay. Bibigyan ko kayo ng mga last na para karang inspiration word para sa manonood natin.
at saka yung sa mga audience side natin. So ibigay ko kayo kay Brad Pastorian. Okay, last words. So magandang gabi po sa ating lahat. Abangan niyo po ang aming formal friendly dialogue. Again, sa ating kaibigan na kakilala na din, isang CFD, Brad Pula Lima, ng Catholic Faith Defenders po Hall. So, at abayanan niyo po at sana kayo po yung mga nasa malapit ay makapunta po kayo doon sa Tutulan Gym ngayong alas 3 hanggang alas 3:30 ng hapon sa on Tuesday. No, August 6 po yan, mga kapatid at mga kaibigan, mga kababayan Katoliko. Kahit hindi Katoliko at saka Baptist, you are invited para manood. And also, abangan niyo po yung live namin na pag-uusap din. Magla-live po dito, may magla-live. So, pwede po kayong mag-live na lang. Ano, so, again, invited po kayong lahat, mga kapatid, at watch and learn, no, para matuto tayo at matuto tayo both sides. And then, dito natin malalaman talaga, and then, katotohanan. And ang objective po namin ay maayos, matiwasay, together with the moderator, at matuto tayo bawat isa para makamta natin at malaman natin yung katotohanan kung ano po ang ating maabot po dito. So, maraming salamat. Abangan niyo po, mga kapatid, ang aming pag-uusap ni Brad Paul Kalina. Magandang gabi sa lahat na nakikinig at nanonood. Ako si Bebo Tinoyon, ang request na moderator.